sa pagpapatuloy ng ating balitaan dito sa News Light, ang Christmas season dito sa Pilipinas ay panahon upang magsama-sama ang mga pamilya, kamag-anak at mahal sa buhay. Kadalasan ay nagre-reunion ang mga matagal nang hindi nagkikita, lalo na ang mga magulang at ang mga anak, maging ang mga lolo at lola at kanilang mga apo. Pero paano naman yung mga magulang, lolo at lola na nasa home care facility? Binisita ng ating News Light reporter na si Marge Pomar ang ating mga senior citizens at narito ang kanyang report. Mahaba ang selebrasyon ng Pasko sa Pilipinas. Panahon ito upang magsama-sama ang mga pamilya, magkakamag-anak at magkakaibigan. Subalit kung ang iba nagdiriwang kasama ang kanilang mga mahal sa buhay, meron namang iba na malayo sa mga ito. Isa na lamang dito si Lolo Andrew, hindi niya tunay na pangalan, na 2 taon nang nakatira sa isang home care facility sa Quezon City. Kung binang sarili bahay, kaya yung bedroom, pwede lang sa bahay na, ba? Kesa hiwalay. Para kay Lolo Andrew, ang tunay na diwa ng Pasko ay si Jesus. Kaya naman hinandugan pa niya tayo ng isa sa mga paborito niyang awitin patungko sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Sa dami waits ay to, poda pa'y bote miso. Samantala si Lola Pasita naman, ang hiling niya lang ngayong Pasko ay magkasama-sama ang kanyang buong pamilya. Halos lahat kasi ng anak niya ay nakatira na sa iba't ibang bansa. Oo, sabi nila gusto nila daw mag-picture kami, sama-sama kami lahat. Kailan daw po yun? Hindi ko pa alam. Hindi pa alam. Bukod dito, binahagi rin ng 71 taong gulang na lola ang kanyang sikreto sa pagkakaroon niya ng malakas na pangangatawan sa kabila ng kanyang edad. Hindi ko alam, basta lagi nagdarasal lang ako. Ano bang kinakain nyo? Magagulay, ganun. Para sa mga caregivers at nurses sa naturang home care facility, itinuturing na raw nilang pamilya ang mahigit sa 15 nilang inaalagaan. Ang pag-aaruga sa kanila ay pagpapakita raw ng pagmamahal sa kapwa ngayong Pasko. Ang ginagawa kasi po namin kapag ganyan na nalulungkot na, kukunin mo yung sympathy nila na kakausapin mo, tapos pakikinggan mo lang yung mga hinaing nila. Then parang kakausapin mo lang na kaya kailangan nagagawa ng ganyan kasi malayo lang sila. So yung pagkukulang ng relatives, ikaw na magpupuno. Parang yun yung ginagawa lang namin. At saka yung relatives niya, sana pagdating ng Pasko parang... Anyway, lagi naman silang tumatawag, pero sana yung personal na pumunta dito, sama-sama sila din, o kaya kunin siya, kahit yung one time lang na yun, kunin siya sa bahay, doon mag-celebrate. Pero since kasi sobrang busy, kahit dito na lang din. Dito sa home care facility na ito, at home yung ating mga lolo at lola, kung saan maaari silang manood ng TV, kasama yung mga nurses at mga caregivers, para aliwin yung kanilang sarili, habang sila ay malayo sa kanilang pamilya. Ang Blessed Family Home Care Facility ay naitatag taong 2012 upang makatulong sa mga tao na nangangailangan ng pangunahing alaga dahil na rin sa maaring malayo, abala o maiba pang dahilan ang kanilang mga pangunahing pamilya para hindi sila maalagaan. Originally, ang mommy ko was living by herself. And then dahil nagkasakit siya, napilitan kami ilagay siya sa home. And nung diadalo siya ng brother ko from America, nakita niya, mom was so miserable. So naisip niya, why not na magtayo ako ng sarili kong home at the same time maalagaan kong mommy ko and be able to help other elder people too. Ang pagmamahal sa kapwa ay pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos. Ayon sa Ebanghelyo ni Marcos, Kabanata 12, Talata 30-31, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Ako ang inyong kaibigan, Marge Pomar para sa News Light.